Hello friends! Today, kasali po ang aking dalawang Siberian Huskies na sina Henry at Reese Marie sa tinatawag nilang Biggest Dog Show in Asia, ang Philippine Circuit Dog Show 2023 na ginanap last January 12 to 15 sa Smart Araneta Coliseum in Cabao, Quezon City. Ito po ay annual international dog show na dinadayo pa talaga ng mga taga-ibang bansa dito sa Pilipinas. But since nagdaan nga po yung pandemic, kakabalik lang din ang dog show na ito this year. Over 700 dogs ang mga kasali dito, majority ay galing sa iba't ibang parte ng bansa natin at yung other 200 dogs naman ay yung mga foreign entries na. Mga kilalang international judges din from all over the world ang kikilatis sa mga asong kasali dito. Samahan niyo po kami sa 4-day journey namin sa competition na ito at alamin din natin kung ano nga bang meron sa isang malaking dog show na tulad nito. Kami nakakaalis, nakaka-cover na kasi sobrang dami namin gamit. Siyempre kasi mag-stay kami doon ng mga 4 days. Akala niya lang walang laman dito, pero puro bag to. Itim lang din kasi lahat. Grabe, tapos wala pa dito yung isang auntie. So, mga gamit niya pa plus 3 chairs. Tapos, dito siya uupo, si auntie. So, ayan, fisiksikan sila dyan, si Reese siya kasi Henry. Or may isa dito sa front seat, di ko alam. Kailangan na natin bumili ng van. Pero mukha naman pag nakabili na kami ng van, dito kami nagsushow. Para kami nag-tetris dito eh. Kasi may ano yan, merong dalawang crates, grooming table, tas may trolley pa. Ayun, pili na naman. Ubusin nyo na habang inaantay natin si isang auntie. Buti nga, ang gamit namin sa kanila is yung mga gantong collapsible na crate. Kasi doon talaga sa iba, ang ginagamit nila yung travel crate na pang airport, mahirap siya i-disassemble. So most likely, ganun mo talaga siya ipapasok. Habang inaantay natin si auntie, kamustahin muna natin sila. Yan, magbabay tayo muna sa loob. Ang situation dito ay, nakakulong sila. Lahat. Sempalis kami. Okay, wala kayo naririnig. Namin kayo. Oh. Ayan na po ang 3 chairs. Si auntie ang carrier kasi hindi. Grabe! Di ka siya. Sige, kaya yan. Wala naman tayong choice. Sardinas na lang. So, ito mga gamit namin sa show. Tapos, ito yung mga iti-check-in sa hotel. Sige, paano tayo dito? Oh, paano yan? Oh, no, no. Nahilot. Ah, ano ba yan? Nahilot na agad si auntie sa biyahe. Hindi ba umaamin? Ala, sige, go! Kaya! Finally, makakaalis na kami. Nakahiya naman sa mga ito kanina pa antay na antay. What? Ano? Itutuloy pa ba natin to? Nagkakabi na sila sa likod. Sobrang clingy ni Riz. Gusto niya. Hindi, pwede naman mapirmi. Ano na ka? Nakalug lang ka. Umalug yung utak ko. Uy! Grabe. Sila na lang daw uupo. Doon ka na lang daw sa kaya front. Kaya nga eh, pinapaupo ko na nga sila pero talon pa din ng talon. Minimal lang po ang galamang. Upong shuttle lang po. Upong UV lang. Day 1 pa lang. Hindi pa kami nakalabas ng village. Oo. Oh, parang feeling ko ang haba na ng biniyahin namin. Sige, kaya natin to. Ganyan.
babay, mauna na kayo at ako'y magpa-park pa. Oh, yung mga ID nyo. Ito. Oh, ito lahat. Sa atin, bye-bye! Buti na lang, duwating sila sir. Kasi medyo nagkakanda gulo-gulo kami kanina. Anyway, magpa-park lang ako kasi ako din ang dakilang driver. Time check, 1 hour before mag-start yung show. So, maaga-aga pa rin naman ito. Pero late na to para sa iba. Kasi yung mga ibang kasali, mga 8 a.m. pa lang nandiyan na sila. Eh, kami always on time or late ng konti. Nakapag-park na ako. Dito ako sa parking ng Novotel. Kasi mamaya, dito naman kami mag-check-in. So, pwede naman siguro to. Nawawala po kami. Hindi na po namin alam yung gagawin. Tapos, yung magaling na Henry, umili pa. Ayan, nilinis na po. Thank you po, kalakuyan. Ay, gusto ko na magpalaman na luma. No, for this. Maria, where are you? Kung kailan naman 1 week before mag-show, doon niya po napag-decidean na mag-shed siya. Ganda yan, no? Ay! Ay, ang galing-galing. Ang galing-galing ng batang ito. Patingin nga. Ha? Kalbuhin na kaya kita. Ubusin na natin yan. Nangyakap eh. Actually, looking forward pa naman ako sa Philippine circuit na to kasi nga sabi ko, ang ganda-ganda ng coat ni Reese, very full, ang ganda niya na lalo tignan. Pero yun na nga, wala tayong magawa dyan. Itik si Reese, walang malahimik. Super nipi. Kita na yung boto. Ang payat din kasi. So, dadayain na lang natin at dadamihan natin ang volumizing product para medyo umangat-angat. Yun o, nag-ano pa ako. Continuous pa rin yung paglalaki. Anyway. Natin ang pulbo dito. Para ano sa medyo kumapal tingnan. May effect ba? Oo. May smoke effect. Yun nga lang, magiging espasol mamaya ito si Reese. Madami nang ilalagay ko. Para nasa espasol. Basol. Hindi natin yung nasa ano, table. Kasi sayang naman ang mahal-mahal ng polvo na ito. Parang pulo yan kanina. Oo nga eh. Nangalahati na agad. Day 1 pa lang tayo. May nangyari ba? And then, nadagdagan ba ng 10 pounds? Next! Patay dito! So yan, nandito kami sa parang
pa-garden. Greenery dito sa may tapat ng Araneta. So yun, magpapaihi lang sana kami pero may sumama. Hindi ko napapakita sa inyo yung sumama. Pero pupulutin ko yung sumama. And siguro 30 minutes na lang, as in saglit na lang, magsa-start na yung unang judge. Ayan sila, oh. Okay, dami pa sinasabi. Magpulot na. Medyo nakakalito lang kung paano nanalo sa isang dog show. Marami kasing ways para manalo. Pero itatry ko yung best kong explain sa inyo yung pinaka-concept niya. Dahil pag very detailed ay baka abutin tayo ng isang oras sa pag-explain pa lang nito. Anyway, so ayun na nga. Bawat dog breeds ay nahati sa males and females. Each gender ay nahati naman sa different classes. Merong puppy, junior, intermediate, open, champion, at veteran class. Lahat ng class winners except for the champion class at veteran class ay maglalaban-laban. Ang mananalo sa kanila ay kakalabanin naman ang champion class winner. Ang mananalo sa dalawa ay tatawaging best dog kung male or best naman kung female. Yung matatalo sa kanila ay kakalabanin yung naging second place sa champion class at ang mananalo naman sa kanila ay tatawaging reserve best dog or reserve best. So basically, parang second siya sa nanalo ng best dog or best bitch. After magkaroon ng overall winner ang both genders, paglalabanin sila together with the winners of the veteran class. Ang mananalo sa kanila ay tatawagin namang best of breed and therefore magiging representative ng breed na yon na lalaban sa different breeds under kung anong group ang kinabibilangan nila. Meron pong total of 10 different groups, so 10 different breeds din ang magre-represent sa mga groups na yon. Then ang mananalo sa 10 dogs na yon ay tatanghali namang best in show. Ito na po yung pinakamataas na pwedeng mapanalunan sa isang typical na all breed dog show competition. Considered na tinalo niya kasi lahat ng dogs na kasali. Usually, kung ilan yung mga judges, ganun din karami yung bilang ng magiging best in show winner. Bale, paulit-ulit lang siya, same ang mga kalaban, same routine, pero harap lang sa different judges. Hello, ito ko si Andy. Dito siya. Kumukuha ng photo. Good luck naman. Kulay talaga namin. Tignan niyo. Parang laban ng PBA. Well, dito naman talaga sila naglalaban. Unang sasalang po ay si Henry since laging males ang nauuna. Under champion class na po siya lalaban dahil grand champion na siya. Bali, 9 po silang ang lahat magkakalaban under this class. Yung iba, mga nag-champion na po sa ibang bansa tulad ng Amerika, Russia, and Thailand. Kaya magka-place lang po si Henry natin dito sa champion class ay okay na since malalakas talaga ang mga kalaban. So, si Riz Marie naman po natin, unfortunately, mag-isa lang. Wala po kasing sumali sa puppy at junior class. Meron sana siyang kalaban from Indonesia under open class. Kaso, tulad ni Riz, nag-shed din ang balahibo kaya hindi na lang tumuloy. Kaya naman, si Riz ay diretso ng lalaban parate sa winner ng champion class. In which, sa cold condition at sa batang edad niya, ay malabo siyang manalo. Pero ang kinagandahan lang dito sa Philippine Circuit, automatic na siyang magkakaroon ng 5 points sa unang ring pa lang. Sa ordinary dog shows, pag wala ang kalaban, 0 points talaga. Eh, since ang Riz Marie natin ay naka 10 points na nung nakaraang dog show, so Philippine champion na siya ngayon. Ayan, naka-check-in na po tayo. So, kukunin ko lang yung mga gamit sa sasakyan. Tapos, isa-isahin ko iakyat lang sa room namin. Tignan nyo naman po, makakailang balik kaya ako nito. Ay, thank you naman po. Tinulungan niyo ako. Dulo pala kami. Yes po. Sakto yan. Kasi ang ingay namin. Maingay mga dogs ko. Thank you po. Enjoy your stay po. Enjoy your stay po. Thank you. Wow. Ang ganda naman. Wow, see-through. Ang CR. Sarap naman matulog. Grabe. Pwede tinulungan ako ni ate kanina. Nakita niya kasi ako nasa struggle dun sa paglabas ng elevator. Tapos parang
Gumigewang-gewang akong ganun na awa. Tapos nandito pala sa dulong-duling room namin. Sila na lang kaya doon. Ang sarap dito. Ay, grabe. Tour ko na sana kayo, kaya lang. Phone lang tong gamit kong camera. Mas maganda mamaya. Pagla dito lang yung camera. Pero pangit na yun. Kasi madudumihan na namin. Tsaka tampak na ng gamit. Anyway. Sige, dahil pang arte. Ito na, papang-video ko na. Ayan, pagkapasok. Nandito ang CR. May toilet. Tapos yung shower. Ito ay closet. Ayan, tapos meron paganto. May mirror din dyan. Tapos ito ata ay... Ay, ano yun? Ano ba to? Ah, ito yung door nung ano. Ano ba to? Nakaka-ano naman dito? Nakaka-BOBO. Ayan, ito na pala yung parang pinaka-door niya. Space saving, ha? Kala ko closet ulit. Ayan, tapos nandito yung samay. Aircon. Tapos ito. Hello. Ah, cabinet ulit. So, dalawang cabinet. Yun. Tsaka to. Ito yung pinaka-bed. And yung TV. Tapos, syempre, ang view. Huwag natin kalimutan. Ang ganda naman dito. Tapos, ayun yung parang garden nila. So, dyan kami magpapati every time na magpapalabas sila Henry. Maganda din na last minute nag-change ako ng hotel na pag-check-inan. Kasi dapat hindi kami dito, kundi dun sa isang hotel na malapit lang din naman dito. Kaya lang kasi hindi guaranteed yung parking space, yung patio area. Parang wala silang mga ganitong area. So, di bale nang kahit medyo may kamahalan, pero at least yung comfy at yung pagod namin ay mapaphawi. Wow, lalim. Anyway, bababa na ako ulit para kunin yung natitirang ano, mga gamit sa sasakyan para makabalik na ulit ako dun sa Araneta. Isang tumbling lang nandun ako. Ayan, nakumpleto na po yung mga gamit namin, finally. Pabalik na rin po ako doon maya-maya lang kasi baka nag-iiyak na ang mga anak ko at nababaliw na mga aunties. See you na lang doon. Ayan, magic, no? Gano ka bored ang mga auntie? Competitive daw sila, oh. Gusto lang na lang ng gantong trog. Ay, hindi trog. Gusto lang ganyang ribbon. Hirap kabutin niya. Ay, ito na lang, all-star. Para kahit second best in show. F, ayan. Grabe, ang hirap naman nun. Hindi nga tayo makalusog sa kasi lang. Hirap na hirap tayo. Tayo makapanood doon. Nandito tayo sa tuktok. Ang ingay mo kasi nakakahiya kanina. As expected, hindi mananalo si Riz Marie sa champion class winner and even dun sa second ng champion class winner. Ayan, so it's time for their meet and greet sa labas ng Araneta. So as promised, every 5 to 6pm, lalabas kami para ma-meet ang mga friends namin na sumusubaybay dito sa channel. Mamimigay po kami ng mga pamaypay na may mga mukha nila at ng mga photocards na din. Actually, ito po yung pinaka nilook forward namin sa lahat dahil excited na kaming ma-meet ang mga sumusuporta sa channel namin. At syempre, para makapagpasalamat kami ng personal. Yeah.
Babay na muna. Sama muna sa mga auntie. Magpa-pack up na. Good job. Kahit talo yan. Subuy. Mababay na. 288, 290, and 297. Okay, uwi na kami. Natapos na din ang baby doggy na ito. Tapos na rin ang day 1. So, papunta na kami sa hotel. Pwede naman daw iwan yung mga gamit. Pinadlakan na lang namin yung paano yung trolley? Baka makuha. So, hopefully, mabalitan namin siya ganito pa rin. At walang nawawala. Yan, so, diretso muna kami dito sa 7th floor. Doon pa ang party area. Doon sa may grass. Umabot kayo hanggang grass. Para diretso na kami kapag kaakyat, di na bababa. Or mamaya na bababa. Hey, yun tayo sa party area. Then mamaya ka na umi. Doon na. Ayan, wow, ganda naman. Mamaya na pag hindi pa naman sure kung pupupo. Ayan. A few moments later. Wow. Nalagyan nila ng ganito. Nag-room tour na ako kanina eh. Wow. Tumang-tawa yung mga auntie, oh. Actually, hindi ko nga alam kung paano yung kanina. Akala ko blind siya, hindi ginagawa. Yung pala automatic. Kailangan ko automatic pala. Sabi ko pa, naiti ko ako. Asan yung ano? Wow. Alcohol. Uy, mami tayo mag-charades. Yung buhay ganun-ganun. Masahabula-bulan, ganun-ganun. Alam nyo, pag nasira natin yan, masisira natin to eh. Again, Tagalog eh. One word, Tagalog. Silabon. Two silabon. I'm sorry po, ma'am. Uy, nawawala yung ano. Alam mo, bakit ganyan pa din sila? O freedom na. Malinis na ang mga post. Uy, huwag kayong iihi. Ako yung kinakabahan. Carpet ito ha. Walang ganito sa atin. Hindi to potty pads. Huwag, anong nangyari sa'yo? Huwag, anong nangyari sa ante? Huwag na kaya tayo mag-show. Mag-staycation na lang tayo. Nagpapagod lang tayo dun eh. Ate, tignan mo. Kaya ko ikaw ang laban ito. Ang lakas! Kaya naman pala napatili ka kanina. Di, isali ka kumain ka. Hindi ka pa kumakain. May naiinggit dito. Kasi nagpapakain kami. Yan, hinaluan ko siya ng atay, si Riz Marie. Kasi ayaw kumain. Ito, kanina pa yun kumain. Doon pa lang sa Araneta. Walang arte-arte kasi. Kaya tinalian kasi mga agaw. Kahit walang halo yan, kinin na rin kakain. Uy, grabe, may nagbigay nito sa amin kanina. Ayan. Thank you. Ito yung kakainin muna namin ngayon kasi gutom na kami. Tamang-tama yung binigay nilo. Ayan na, nauuna na. First time nyo din mag-hotel. Uy, first time. Masaya dito? Masaya dito, Gengen? Ha? Next time, punta tayo dito ulit. Kayo naman ang iwan. May nangaagaw dito. Ayan, oh. Oh! Naabot mo! Ang tangkad kasi itong ni Henry. Ano, lahat na lang sa inyo? Hindi na kayo makakain? Ha? Gutom. Ay, nako po. Saan naman kaya kami pipwesto? Na-occupy na nilang dalawa yung bed. Pero, okay lang. Maya-maya pa naman kami tutulog. Time check. 9:40. Siguro mga 11 or 12. Tapos, bababa ulit kami doon sa pag-garden nila para mag-last party din. Tutulog na kami ng diretso. Wala dito yung mga auntie kasi nag-dinner sila sa labas. Then, syempre, hindi pwedeng walang maiwan sa kanila. So,
ako yun parate. Pero ako nakapagbihis, ganito pa rin. Kasi nagtitingin-tingin ako ng mga pictures kanina dun sa meet and greet, yung mga tinatag sa amin. Super nakakatuwa lang talaga kanina. Parang muntik pa ako maiyak kasi na-overwhelm ako sa dami. Hindi ko ina-expect na ganun kadami agad yung Thursday. Yun, ina-expect ko po kasi weekend pa dahil nga syempre walang work noon. Parang hindi ko tuloy sure kung haabot yung mga photocards tsaka fans. Dami na rin nabawas. Parang nangalahati na din eh. Ano kayong bibigay ko sa mga maubusan sa day 4 or day 3? Balahibo na lang kaya nila Henry. Madami sila nun. Bala ko actually itong 4 days na to nung una talaga na mag-uuwian dapat kami from Araneta to Cavite, tapos mag-anong-ganong kami. Good decision talaga yung mga pumilit sa amin na mag-hotel na lang kasi daw sobrang paguran and true enough, ang pagod-pagod talaga. First day pa lang. Hoy, mga 12:30 na kaya. Yari tayo sa kapitbahay natin. Ngayon nila napag-desisyon ng maglaro. Nakapag-recharge lang ng konti at nakapag-party. Si Rizmari kasi yung pasimuno. Natutulog na si Henry. Shhh! Wala eh. Woo! Uy! Uy! Mapapabayad tayo nang wala sa oras. Yun! Yes! Grabe, ginawa nilang parkour. Ay, akala lalabas. Hindi. Matutulog. Nakapati na kayo. Nakapop na tsaka wiwi. Patay na. Day 2. Daming taas sa elevator. Hinihila na kami. Hila ang kagalabing gumising. Dito, dito, dito. Ayan. Free at last. Lagi dyan ang iiyak niya. Andyan na yung mga kalaban nila. Pupupo din. Disaster ng pagpati po namin. Kasi bida-bida ako. Kasi ang daming tao nga sa elevator. Kasi syempre, dito din naka-check-in mostly ng mga kasali. Tapos syempre, gising na sila, nagpapapati, pumupunta na sa venue. So, punuan yung elevator. Tapos, makinig kayo sa kwento ko. Para isang kwento ko na. Kasi going up naman kami, lahat sila going down na. Yun yung in-assume namin. Tapos kanina, napuno na yung elevator, nakapasok na ako, tapos naiwan silang lahat sa labas. Dito pa naman, hindi ka makakabalik ng room kapag ka hindi mo dala yung keycard. Eh wala akong keycard, wala din akong phone. So ang naging thinking ko, babalikan ko sila sa 7. Pagbalik ko ng 7, after ilang minutes, kasi syempre pagbababa, nai-stop-stop kasi sa ibang floor dahil laging may nag-aantay. Pagdating ko, wala na sila doon. Nandito na sila sa kwarto. Yun, tapos sinanap ako ng pinsan namin kasi dumating din siya dito. Ngayon-ngayon lang. Pero nakabalik na ako. At paano ako nakabalik? Pagdating ko sa 7th floor, naghanap ako ng Pinoy. Siyempre, para makakommunicate tayo ng maayos. Makikitawag sana ako sa kanya para kontakin sila. Tatawagan ko sana yung phone ko. Tinanong niya yung floor ko. And magka-floor kami. Para ang universe na ang nag-ano sa amin, na sila ang mapagtanungan ko, eh same floor pala kami. So, ayun ang bait niya, kirecard niya ako, hinatid niya ako dito sa may elevator, tas 28. Though yung mga dogs niya, nandun pa rin sa 7. Baka na-hassle pa siya, kasi pagpababa, medyo matagal. Pero at least nakasakay na siya. Pero bumubukas-bukas every floor eh. Ang mga anak ko! Na walang pakialam. Kumuha ka ng keycard? Hindi. Guess what? Ayan na siya. Ang nagsundo sa akin. Na-hassle ka din, no? Nakabalik na rin siya. Diyos ko. Ano ginawa mo? Yun. Sinabi ko na dito eh. Panoorin mo na lang. Ay, tubig. Hindi natin sila binigyan ng tubig. Sorry, inuna yung chika eh. Wow pala kayo. Yung mga kalaban nyo dun, nagpupuntahan na. Anong oras na kasi? 9 ang start. 8:20. Hindi pa tayo daliligo. 9 yung pinaka-show magsa-start. Pero yung mga huskies, usually 1 hour 30 minutes pa ang aantayin. Hindi pa tayo magmamadali. Maligo na kayo or mag-breakfast na kayo. Paano kami mag-show niyan? Tanghali na, bangon na. Nakaunan pa tong si Rizmari dun sa hips ni Henry, oh. Time check. Oh, 10 na nga. Kasi naman tong mga auntie, ang tagal din. Busog na ata. Nag-buffet breakfast sa baba, hindi na bumalik. Tulog na tulog tuloy tong mga to. Bilis. Late na. Within
na lang, katabi lang yung Araneta. Dito lang kami tatagos. Ayun na yung Araneta. O, dali, tagus. Bilisan nyo. Kaya ang lakas ng loob namin nagpalit eh. Paano kaya kung diretso sa lang na sila, no? Ay, mga ID nyo, sasalanan kayo. May bagong rules. Yes, ma'am. Go, go, go! Bilis na nga, baby, bilis! Yung mga kalaban nyo, groom na groom na sila. Tayo, naghahapon pa sa... Whoop! Ayun, sakto, friends. Sila na. Pagdating namin, next na sila. Samoyed na kasi yung mga nandun. Hindi na namin sila i-groom. Susuklay-suklayan ko na lang talaga. Wala eh. Ganyan talaga eh. Food is life. Saka sleep is life. So yun, dumiretso na lang kami dito sa may bleachers, dito sa ringside. Okay lang kahit late, basta nauna dito, yun yung mahalaga. Mga just woke up look. Yan yung mga look nila, Henry. Yung tigas sa kanong buho ko. Just woke up yarn. Judge of the day. Naka-second place po si Henry natin. Tapos si Reese, yun, easy points ulit. So, di na tayo nagulat. Sayang lang talaga si Henry. Matik na siya manalo. Yung nakatalo sa kanya kahapon, yun din yung nag-first kanina. Natalo lang daw si Henry dun sa dibdib. Kasi mas may dibdib daw yun. Naka-protrude na gano'n. So, magpapamacho pa si Henry. Kailangan niya mag-bench press para magka-dibdib. Chat lang. Tignan niya, parang mapipil demo lang. Nyo. Ginagawa nyo. Parang sasayaw. May nabuha ka kinder. Buti naman yung dalawa o. Oh, mga nakisama. Mga situlog lang sila. Umag-aaway pa. Ganito ang behind the scenes sa mga dog shows. Nakakapag-braidan pa. Ikaw din kasi isho-show. Ginugroom ka. Kaya lilis siya na kita. Hindi kasi makuha nila rin si Ribbon, ako na lang. Oo, ikaw na lang. May minamata kami ni Ate Yanni na rin. Mga auntie, nagdadalaga na. Meron daw silang crush doon. Namaya, try natin ano, mabijuhan. Ay, bawal ba? Bawal baka makita nila, baka manood. Manonood ba? Yung paa na lang bibidyohan natin. Para kunyari pa mysterious. Kambal ni Henry. So, kaano sila katawanan. Minsan nalilito nga ako dyan sa kanila eh. Diba? Ayun ang wang-wang boy natin eh. Medyo mas madilaw. Ito, 5 yun. Ito, 5. Ito, parang tinatamad, tumakbo. Go, go, baby! Go, baby! Antok talaga siya eh. Ayun. Makuha lang sa top niya eh. Okay na. 280.
Ibig sabihin, may place na yan. Gin, regulisan mo naman takbo, please. Gin, gin. Lagi talagang nananalo yun. Yes. Please kami. Please hindi naman kumakain. Pero kung maka-excite, hanggang ano lang siya, hanggang excitement lang. Pero hindi kakain. Yeah. Diba? Wala pang 1 minute. Doris. Doris. Asan ka na mo? Oh, iniwan na. Wala, iniwan na. Diba? Magalit pa. Gusto pala ganun. Sinusubuan. Tapos pa isa-isa lang. Pareho lang yun eh. Kumakain. Sira na si Henry. Mas masarap ba pag galing sa kamay? Man-man ko sinusubuan pa. Para siyang bata na kailangan subuan. Moments later. Teka, Rizky. Ay, ang galing. Takot na takot. Sabi sa'yo, takot dito eh. Oh, look at the view, dali. Ay, baka makailin na siya. Wag. Oh. Oh, hi kayo doon. Kakagising lang nila din. Last party.
Very good! Ang bilis talaga makapoop ni Henry. Ayun na si auntie. Nakuha niya na. Ano yan? Alak. Magiinom din tayo. Ayun yung pinalalamog ko na bait nila. Yung atay. Kasi wala naman kaming mapalutuan. So, to the rescue si Ate Angela. Naka-alert na nga si Henry. Parang alam niya, oh. So today tsaka bukas, hindi ko na ipapasalang sa ring series natin kasi nonsense lang din dahil wala naman siyang kalaban. And besides, imposible ding manalo siya dun sa champion class winner ng female. Ang mahalaga naman is Philippine champion na siya. Day 3, let's go Iwan! For the staycation! Dito ka lang, kasama ni Auntie A. Ito lang ang kasama, ang aming ano, manok. Baba, you're ready. Iwan lang. Ay, sino yun, Riz? Sino yun? Ay, kawawang Riz Marie. Bye-bye! Grabe! Late na nga eh. Bakit sa bahay pa nakalimutan? Nine years old, veteran class. Tulog lang si Henry. Bye-bye! Yun, so binalita sa akin mga aunties pala na kanina, medyo basa daw yung poop ni Henry. Basa? Ay, basa daw talaga. Baka sa stress na lang din, kasi syempre 4 days tong show, eh, third day na ngayon. O yung ibang dogs din daw, medyo basa daw ang poops din nila. Observe ko muna, pagka ganun pa din, baka ano, skip na lang namin yung bukas. Pupunta akong Mercury. Bilhan ko ng hydrate si Henry. Ah, nakikita ko na. Meanwhile, please no. Thank you.
sa bagay. Ito, talaga. Sila po yung tumulong kay Henry para sa transportation niya dun sa Russia before siya lumipad dito sa Pilipinas 3 years ago. So, nakakatuwa na nag-reunite sila dito sa show. Liz, ikatararaw po. Henry! 3 years ago? Yeah, 3 years ago. Yes, yes. Food and cake. This is... Woo! Dog! Yeah. Sound dog. How you result that? So first, he got second in class. Second, third, never in first. Okay, okay. Saan na yung food? Hey, no, Henry! Marami siyang fan. At least maraming audience yung pang. Yes! Yeah. Gusto ko pa pa ng sigaw? Maraming sigaw, ganun. Pero may bahon kami nun. Few moments later. You always move good. Day 4. Day 4, let's go. Oh, ano yan, nakatuwag. Itong si Rismary ay for the uwi na. Mauna na sila. Pinasundo ko na yan si Rismary. Tapos kaming tatlo nila, Henry at ni Auntie Y, ang magsistay na lang doon. Hiram daw siya, be. Hiram, halika na kasi aalis na tayo. Oh, peris na yung ball. Maglalaro siya dito eh. Oh, bait naman. Pagbigyan mo na ang bata. Gusto mo pa ba mag-show? Show pa tayo? Show pa? Ayaw na. Ganto lang daw. Bad weather. Sweet naman ni Riz. Hinatid kami sa ground. Bye-bye, Riz. See you sa Cavite. Bye! Ituloy ako nakapagbabaoy kay Riz. Ang dami kong hawak kasi. Ako yung manghawak ng bag. Saka ito. Tapos camera. Okay. Di ba, alin? Para naman matagal kayong mawawala, magkikita din naman kayo pag-uwi. Ikaw naman may hawa. May tatang mo na. Kahapon ko. Hindi ka naligo? Naligo. Ayaw mo tanggal. Ano kasi yun? Kinakapkapan ka, Henry. Baka may tinatago ka. Henry! 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 Baka kapagpapicture kaya siya. Oo nga eh. Pwede na ngayon. Walang award. Tayo na lang maglagay. Oo naman, wala award. Day 4 na, walang award. Award, shatter. Dadaan na sila. Ang loki. Good morning, Maru. Ang gabi. Bye.
Anong name niya? Henry. Henry? Tinatid nyo pa ako, mag-check out lang tayo. Tulungan ko lang sila magbuhat para di mahirapan. Balik ka na dun, balik ka na. Naku, may mawala ba ito? Balik ka na, balik na. Hatid na kita. Ikaw naman, naghahatiran kayo. Oo nga eh. Hinatid ako, tapos nahatid ko rin si Henry. Naku, kailangan din niya ako makita. Hello, kamusta ka dito, ha? Nasulit mo ang kwarto ah. Check out na. Oh, bitbitin mo to, mga gamit natin. Oh, di ba magkikita din pala tayo? Tulungan ko kayo mag-check out. Makakapagbabay ako sa iyo. Babay, Miss Mary. See you later. Okay. One eternity later. Score 504. Oh my. Hindi nawawala. Untok. Ikaw yung ang kawang nagtagdiyo ko, grabe. Oh, nilabas ang magic to eh. Ayan na, nagamitan ng secret weapon. So, baka naman. Ay, nabubuhayan talaga sa doon. Oh. Malibay. Malibay. Panalo sa inyo dyan. Sa inyo yung sunod. Dang. Deserve. Kunti na lang. Nag-aabang siya ng reward niya. Good. Nakadalawa na po kami. Uwi na kami. Uwi na. So, matirang matibay. Natira nga kami ni Auntie. At nakaabot pa nga sa huli. Kasi nakapagpahinga naman to siya. So, ayun. Nanalo pa. Minnie, it's time for kaya tayo ay magtatali na ng buhok dahil kargador mode na tayo ngayon. Anti-kargador. Kaya natin to. Nabawasan na tayo ng isa. Patulong na lang tayo ulit. Isa na siguro to sa pinaka hindi ko malilimutang dog show na nasalihan namin. Kasi syempre dahil sa tindi ng pagod na naranasan naming lahat ng mga auntie. Hindi, joke lang. Kasi syempre ito yung biggest and longest dog show na nasalihan namin. Pero worth it naman lahat ng yon. Lalo na dahil dito din kami may pinakamaraming na meet sa inyong lahat. Nakaka-overwhelm yung support na pinaramdam nyo sa amin. Mapa-team live audience man yan.
team labas or team bahay. Medyo naluluha pa din ako actually kapag naiisip ko kasi nakikita ako kung gano'n yung ka-love yung dalawa. I mean, kahit di naman yung dalawa lang, I'm sure pati yung apat, love na love nyo sila. Kasi kitang-kita ko sa inyong lahat yung excitement na ma-meet sila in person. Kada pag-pet nyo sa kanila, every hugs, nakikita ko kung gano'n kayo kasaya. Akala nga tuloy ng mga girls sa Araneta, itong dalawang to yung nanalo sa dog show, kahit hindi naman. Nasabi lang siguro nila yun kasi every time na lumalabas kami, sobrang warm ng pag-welcome yun. Walang ribbons and awards ang makakatumbas sa feeling na yun. Tama nga naman yung mga guards actually, kasi feeling winner na rin kami. Again, gusto ko lang magpasalamat ulit sa lahat ng nagpunta, nagbigay ng mga gifts at saka food sa amin. Basta po sa lahat ng nagbubuhos ng oras, lahat yon na-appreciate ng buong HTV team. So, ayun lang friends. See you on our next video! Bye!